Good day po sa lahat. Welcome to my channel. Atin pong pag-uusapan ngayon kung ano ang dapat bigyan ng pansin ngayong pandemic, kaalaman ba o kalusugan? Atin pong babasahin ang isang open letter ng magulang sa DepEd. Kinuha ko po ito sa FB page ng Philippine Calamity Pandemic and Disaster, dated May 17, 2020. Credit po sa page na yun. Aking babasahin ang unang tatlong paragraph ng open letter na to, dahil ito po ay mahalaga. Mahaba po to, pero yung unang tatlong paragraph lang ang aking babasahin at ibabahagi sa inyo. I'm speaking as parent and teacher. Hindi pwedeng neutral lang tayo o wala tayong kibo sa gusto ng DepEd officials. Buhay natin ang pinag-uusapan dito. Kapag nagkaroon ng local transmission habang nasa biyahe ang mga anak natin o kaklase nila, sobrang delikado. Even teachers as well. Hindi pwedeng by the book or by law tayo magbabase, dahil hindi nakasulat sa libro o sa batas kung sino at kung saan makakarating ang virus na yan. We need to postpone schooling, not because tinatamad tayo, it is because malalagay sa alanganin ang buhay ng ating mga anak, pati mga empleyado, at paano tayo magiging matapang e wala namang sinisino ang virus. Sa isang iglap, pwede itong kumitil ng buhay. Ang mga anak natin ay regalo ng Diyos na dapat ingatan, lalo na't wala pang vaccine. Ito po ang unang tatlong paragraph sa open letter sa DepEd ng isang magulang, at the same time siya po ay isa ring guro. Halaw po ito sa pamagat na vaccine muna bago eskwela. Okay, kung mababasa po natin doon sa comment section ng FB page po na yan, karamihan po sa comment ay ayaw na magkaroon pa ng pasukan sa August 24. Kasi ang binibigyang priority ng karamihan sa mga magulang na nag-comment ay ang kalusugan ng kanilang mga anak. Kaya nakalagay doon mga hashtag no to school year 2020-2021. Halos lahat ng mababasa na comment, majority out of 1,000 plus comments, halos wala akong nakitang pabor. Of course, may mga pumapabor na magkaroon ng opening, pero karamihan sa mga suggestion ng mga magulang ay magkaroon na lang ng online classes. Balikan po natin yung title ng ating paksa. Ano ang dapat bigyan ng pansin ng ating gobyerno sa panahon ngayon ng pandemic? Kaalaman ba o kalusugan? Dumako po tayo sa side ng ating Departamento o Kagawaran ng Edukasyon sa DepEd.
Lahat po, halos karamihan ng guro ay meron pong tinatawag na seminar, online seminar, kung saan tinuturuan ng mga online strategies, online classes, at gumagawa po ng mga modules para sa mga estudyante. Nandyan na po yung tinatawag nating DepEd Common, na kung saan ito po ay available na sa mga DepEd, may mga link po yan na ikiklik mo lang, lalabas na po yung mga DepEd Common na yan. Ngayon, ano ang sinasabi ng mga magulang tungkol sa online classes? Na halos karamihan po ng mga mag-aaral ay walang internet connection sa kanilang mga bahay o walang mga gadget na gagamitin para sa mga online classes na yan. Pinipilit pong magkaroon ng kasagutan ng ating DepEd sa pamamagitan ng radyo at telebisyon. Sa aking sariling idea o opinion o kaalaman tungkol sa ginagawa ng kagawaran ng edukasyon, gagamitin po ang mga radio station at mga TV stations sa pagpapatupad ng online classes. Bagamat halos lahat naman po ng kabahayan sa ating mga probinsya ay merong radio o TV sets. Yun po ang isang paraan ng ating DepEd o kagawaran ng edukasyon para masolusyonan ang kakulangan sa gadget o internet sa ating pag-aaral sa susunod po na pasukan ngayong August 24. At marami pa pong iniisip na paraan ang ating DepEd para matugunan ang mga problema kung saan ini-encourage nila ang mga magulang na tumulong sa pagtuturo sa kanilang mga anak. Well, kung ano po ang inyong sariling desisyon ng mga magulang, nasa sa inyo po yun. Bagamat naitakda na ang opening ng pasukan sa August 24 at masasabi kong bilang bahagi ng DepEd bilang isang guro, masasabi ko na ang ating departamento ay naghahanda sa panahon ng pasukan, lalong-lalo na ngayong pandemic, at priority rin po ang kalusugan ng ating mga anak. So, nasa sa inyo na po yun. Ang aking paksa lang po ngayon ay ipaalam sa inyo kung paano ang ginagawa ng mga pamamaraan ng ating Departamento ng Edukasyon. Maraming salamat po sa panonood. God bless po. Sana mawala na po ang pandemic na ito. Salamat po.